Hi guys, and welcome to our podcast. This is episode 3, and we're very excited to share another insights or experience namin dito sa The Voice of Experience. Yan. I-welcome ko ang aking magandang co-host, ang aking wife, si Jenny Palarocan. Yes, hello guys. Thank you for tuning in, for listening, and welcome to our new listeners. And thank you for your time. Welcome to Voice of Experience. Yan. And my dear, this is our third episode, and may nakinig sa ating mga young episodes pa lang. And gusto magpa-shout out. And they follow our podcast. And their name is Ramon, Marge, Queenie, and Trish. And thank you very much. Thank you so much, guys, for the support. Yun yung, kung gumagawa ka ngayon ng podcast, may nakikinig. Dapat pa tayong naiinggan yung gumawa ng more podcasts or episode ng ating podcast. Thank you very much. And we're grateful na nakikinig kayo. At gagalingan namin at kuha pa kami ng maraming guests or gagawa pa kami ng maraming episode para sa inyong mga listeners. Just follow us to our Spotify and to my YouTube account. Andun yung aking podcast. Yeah. Yep. So, punta na tayo sa topic natin, my dear. And yung topic natin is about costly money mistakes that you don't want to make. Yan. So, usapang pera. Pera. So, gusto ko yan. Mukhang pera. Love it. Hindi naman mukhang pera. Alam mo, my dear, kasi ang pera is a very sensitive topic. Lalo-lalo sa mga Pilipino, lalo-lalo sa lahat ng tao. Kasi iba-ibang degree of emotions na pumapasok pagdating sa pera. Or tatawag na mindset or kanilang pananaw, paniniwala sa pag-handle ng pera. Kaya, for me, I'll be honest with you, namito asawa ko sa call center. And when I work talaga, I'll be honest with you guys na ako ay isang Ilocano. My father is an Ilocano. I was trained to be a saver. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin na you cannot grow money to trees. Hindi mo pwedeng, hindi nakukuha ang pera, napupulit ang pera. Kaya mo maging masino. Kaya, lagi niya sinasabi yun. At walang tutulong sa'yo na kung wala kang pera. And which is true, nangyayari yun. Meron naman tumutulong yun yung mga tunay mo kaibigan. Diba? Kasi mostly, mahirap kasi kung wala kang pera. To be honest. Diba, dear? Kaya, kasi kailangan yan for everyday living. Yan. Kaya ako na-train na ang pera ay you have to save it. Diba? At disciplinary yung father ko na yan. Kaya yung age, 7 years or 8 years old ba ako na yun, pumunta na kami yung bank. Nag-open na siya ng kiddie account. Kasi dati yung mga bank may kiddie account eh. At that time. So may kiddie account. Nagsisave na kami ng mga 500 pesos, 1,000 pesos, mga ganun at the time. And doon ako na-expose na mag-open ng account, tapos kumukuha siya ng, bumibili siya ng alakan siya, tapos binibigyan niya ako, ito yung piso mo, ilagay mo dyan. So, yung way of saving, kasi yung mga Ilocano, ang misinterpret kasi, kuripot, but hindi, they know the hard work. Siyempre, kung pera mo niya, you have to save it for the rainy days or for your future. That's right. Kaya ganun yung training. Ganun yung naging training sa akin ng father ko. Ganyan. Kaya, ikaw naman, dear, yung side mo naman. Very good si daddy dyan. Na at a young age, ay na-expose ka na niya sa world of money and being a responsible parent. Napaganda. On my end naman, it's actually the opposite. So we're opposite. Sa amin naman,
hindi kami financially literate. So sa parents ko, di rin nila alam kung paano mag-save. Pero ang maganda lang is meron kaming small business. So doon ako natutulo na mag-selling, which is a very good skill that I was able to use up until today. So money is, business naman is related to money. So yun yung maganda. So yung kinikita namin sa business, yun, paikot-ikot lang siya, yung tubo, ibibili na pagkain for basic needs, ganun. Pero yung idea of save, magtabi ng pera, meron siguro nakatabi lang sa bahay pero hindi nasa bangko. So tsaka 90s at that time, 80s, 90s, so hindi pa ano gaanong kumbaga laganap ang financial literacy as compared to today, 'di ba? So yeah, yun, that's correct, that's true, dahil kasi nga ang hirap kumuha ng mga financial books at the time. Hindi magbabayad ka. Oh, yeah. Mag-invest ka talaga. Mag-invest ka ng seminar or kung bibili ka ng libro. Hindi siya yung exposed na exposed because of the social media nowadays. Kaya swerte ngayon ng mga, ano eh, yung mga kabataan ngayon. They yeah, get, super. Because of the exposure or the information age or the internet age, ang bilis ng distribution data. Wow, you search mo lang. Distribution eh. Na information. Oo. Oh. Kaya, and so, at the tip of their fingers. Oo nga eh. Eh tayo, you have to research, you have to ask, you have to pay, yung gano'n. Kaya yung ano eh. So, oh, napansin ko yan sa parents mo na hindi sila nagsisave. Yung parang, parang isang kahit isang toa ka, yung parang style yung gano'n. Kaya hindi nga sila knowledgeable on saving and managing finances. Oh, poor lang kami, poor. At that time. But we're not. Pero magaling kaming mag-business, pero yung sa money management, hindi masyado. Yun nga. Pero yung mag-sell, we're very good. Yan. Kasi very good kaming kumita ng pera, pero hindi namin alam paano palakihin, i-grow. Yan. Yun yung mistake ng karamihan, lalo yung mga kabataan, lalo yung mga dyan, na hindi sila nagbukas ng bank account or nagsisave while working. Habang bata, mag-save ka na. Mag-ipon. Mm-hmm. Kasi it's kind of a discipline. Kasi yan, it's a discipline thing eh. It's a habit. It's a discipline. Minsan, it's a character building. Oh, depende talaga sa ano, sa background na kinalakihan mo. Yeah. So on your part, si daddy, talagang masipag siya magtrabaho, pinaghirapan niya lahat ng kinita niya. So gusto rin niya na matutunan niyo yung paano mag-save. Kasi kumbaga, parang, di ba single parent, si daddy na nag-work para mapatapos kayo ng pag-aaral. Wow. So, kumbaga, gusto rin niya na ma-impart sa inyo yung, ayaw din niya na bumalik sa dati na wala kayong pera. Bilang anak niya, ayaw niya kayong maghirap. Kaya, talagang tinuruan niya kayo. So, sa experience si daddy, that's good. So, nasa upbringing, tsaka yun nga, iba-iba talaga. Yun nga. Yun nga, yung sa akin, na ano, talagang disciplinary si daddy. Talagang napaka-disciplinary niya talaga sa akin. Kaso, kasaway rin ako eh. Kasi, almost, tinatakos ko yung palakan siya, bibili ako ng pagkain ko, gusto ko, or yung laruan na gusto ko at the time. Tapos, kaya, natuto akong mag-save. Ilang beses akong nabubroke at the time ng bata ko. And, nagsisave ako. So nga, yun, at the time. But yung, kasi if you want to save, talaga you have to sacrifice a lot. May tawag ng delay gratification. Yung sa akin, nag-delay gratification ako. Until now, nangyayari sa akin yun. So, part of it. So, you have to pay yourself first. You have to pay yourself first. So, yung money mo, yung naramdaman mo na meron kang achievement, meron kang fulfillment. Kasi, halimbawa, kagaya ko, kung sweldo, magsisave ako, but bumibili ako ng mga gusto ko. Yan. Like, ako naman, on my end, syempre, probinsyana. So, after, graduation, syempre, call center, yung laki ng sweldo. So, from the province, talagang lumuwas ako ng Manila to work. So, syempre, breadwinner, it's my first job. So, talagang naka-focus lang ako to, earning. So, work-bahay, work-bahay. So, yun nga,
wala akong idea sa saving. So, pagka-receive ko ng sweldo ko, that was mga around 12 to 14,000. Kukuha lang ako doon ng mga 3 or 4,000. Allowance ko lang for the month. Tapos the rest of the money, binibigay ko na sa family, kina sa parents para mapaikot nila sa puhunan. Ayun. So, pero may bili rin ako ng mga sapatos. Siyempre, single ako nun, sapatos, bags. So, more on spender ako sa material things. Tapos, nung nagkakilala tayo, dun ako na, ano, na-open to the world of financial management. And thank you. But, hili ko kasi magbasa sa mga libro. Parang nasa utak ko, hanggang dito na lang ba ako? Yung sa isip ko, hanggang dito na lang ba yung ako, yung achievement. Until now, I always have that mindset, hanggang dito na lang ba ako, or I need a break for this. I need to find a breakthrough. Yung like nung sinasabi sa sarili ko. Kaya yun. Sometimes kasi, yung ano, that's you have to save a lot, guys. Then, susunod, yung isang mistake rin namin, yung hindi namin nireward yung sarili namin. Sabi mo yung gusto namin, parang you are punishing yourself by ayaw mong gumastos. Probably, yeah, delay gratification is good, but it's better makita mo yung napundar mo, di ba? Yung fruits of your labor. So pay yourself first, so mag-save, tapos magdaan ka rin to play, to enjoy yung hard-earned money mo. Kasi ako nun, work lang, work, bahay, work. Yan. So, syempre nakaka-burnout din. So, of course, you need to enjoy din. Hindi naman mag-splurge, pero yun nga, kain ka ng masarap, yung comfort food mo, or manood ka ng sine, magpa-massage ka. So, more on yourself. Para ma-relax ka, sumaya ka. So, that's a very good point. So, when it comes to earning money, hindi lang puro savings. Dapat balance. Kasama na yun, syempre. But for me kasi, kinukompute ko yung yung gastos, yung kuryente. Budgeting, mahalaga talaga yan. Budgeting. Dapat talaga naka-allocate na ano yung mga gastusin mo. Pero, yun nga, may tinatawag na, kung may mga different jars, may play jar ka. For play, mahalaga yun. Yung mga managers yan, Jarv Ecker natin ako. You can read Jarv Ecker books. Andun yung managers. Pwede nyong gawin yun as your... pwede nyo research yun sa Google or sa YouTube. Guide sa... Managers. Guide sa money management. Yan. And yung first is yung mag-save. Second is you need to reward yourself sa pinaghirapan mo. Mag-play ka. Mm-hmm. And third naman is you have to learn to invest. Kasi yung nakilala mo ako noon, talagang I'm investing in books, in business, in investments. Nag-aaral na ako ng stock market noon at that time. Kasi gusto kong pumasok sa stock market or mag-grow yung money. Kasi nag-aaral pa ako ng way na mag-grow yung pera. Yeah. That's good. Kaya minsan nga, lagi mo pinag-isipin yung pahit. Sa sobrang puripot ko, hindi niya ako binibili ng mga magandang gamit. Yung mga polo shirt niya, luma na. At yung cellphone is... Luma din, lumang version. Ayun. Parang, kasi ang okay din naman yun. Ang maganda lang kasi is very responsible and practical. Alam mo kung saan mo, ano yung priorities mo. So that's very good. Yeah. And ang maganda rin kasi ngayon, as compared before, wala pa yung mga financial options na pwede ka mag-invest ngayon. Meron ng MP2, may pag-ibig, may online banks, may Maya, different apps, may insurance. So, talagang diversified. Hindi lang puro banko. Nga, kasi because of the internet age, you can go to the bank using your cellphone na lang. Online banking. Online na. Mutual funds, stock market, marami na. You need to study them and learn from it kasi may mga high risk, high reward na investment. Depende sa appetite mo. Like
yung crypto is good, but dapat malakas din ang loob mo doon. Pag-aralan nyo mabuti. Yan. Kasi daw crypto, maraming sasabi, ay, crypto mayayaman ka, ganyan. Depende pa rin sa yan sa way of monitoring the board. Yung kumbaga, i-monitor mo yung ano, yung mismong yung taas baba ng ano, ng flowchart ng crypto. So, tatututukan mo. Patutukan mo. Ganun kasi yun, yung crypto. So, kailan yung pag-aralan. But it's a good thing. Kaya pag-aralan, iba rin yung forex, iba rin yung crypto. So, magkakaiba yan. So, syempre, you have to find a vehicle na doon kayo. And, we encourage you to do side hustle din. Kasi kami, nag-introduce na kami na dami namin side hustle. Real estate, network marketing, dropshipping, minsan nagbebenta, yung nagbebenta pa kami ng mga pagkain ng pandemic. Hanggang ano yung pwede mapagkakakitaan na legal. We always find ways, BDO. find ways to earn money. Ayun. Eh, siyempre, we encourage you to do that. Kaya kami, we lose some, we win some, we learn talaga. So, on experience lagi pagdating sa mga ventures namin, pagdating sa negosyo, sa napuhay, yun. Kaya we encourage you to do business. Kasi walang iyayaman talaga kung magtatrabaho ka. But wag mo balayin mo yung trabaho mo. Kung hindi pa sure na maayos yung negosyo mo. Diba? Never resign. Kasi stability pa rin. Dapat may stable kang cash flow na every month kumikita ka, and then pag nakasave ka, then pwede ka mag-start ng small business mo hanggang sa mag-grow siya. Yun. Tapos, another thing is yung emergency fund. Wala akong emergency fund. Ay, mistake pa, no? Kasi wala nga akong savings eh. Di wala rin ako emergency fund. So, yun yung mga mistakes ko. Yung nag-asawa tayo na yan, because of emergency fund, ay COVID, di ba, nag-stop lahat. Nag-stop ang buong mundo. Napuhin natin tinamahan, real estate, pagbebenta, even the dropshipping business. Minto yung mundo dahil kasi nga, ayaw lumabas sa mga tao. Kasi yung walang pambili. Eh. Takot din yung suppliers, yung chain of distribution, ang hirap kung walang mga goods at the time. So, ang ginawa natin, yung talagang inungkat natin yung emergency fund. So, ang emergency fund, remember guys, na dapat 6 months to 1 year, but mas maganda 1 year. Masurado, 1 year. Sabi nga, 1.5 year. Ngayon, because nagbabago na ngayon yung sa pandemic. Inflation. Let's say inflation. So, kailangan mong i-save yun. Kasi ang emergency fund lang is for emergency. Kung halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Saka marami talagang mga bagay na hindi mo inaasahang mangyayari. So, dapat meron kang for emergency talaga. O, kasi yun yung problema, lalo kung Pinoy. Like, hindi nila iniisip ko ano yung mangyari. Bahala na. Bahala na sa Lord. May ganong mindset. Oo. It's kind of wrong mindset. Mahirap yun. Oh. Lalo na pag may pamilya ka. So, kung pamilyado ka, ikaw na talaga ang mag-ipon at magkaroon ng emergency fund. Kasi, you cannot say na bahala si Batman mindset na rin. Bahala na si Lord sa akin. Kung wala akong emergency ka problema. Nangyayari na in a certain way or in event na biglang may bubula sa yung problema. Di ba? Nangyayari sa amin yan. Kaya, yung COVID na yan, we learned a lesson na buti na mayroon kami emergency fund yun. Naungkat namin yun, halos 2 years yun eh, napagkasya namin ng 1.5 years. Tapos nagbebenta na ang binibili lang ang binibenta natin yung mga pagkain, ikot lang natin yung pera. Yung pag-business pa kahit pagkain, pandemic. Yung kotse ko nag-deliver yan ng pagkain sa mga subdivision dito sa Quezon City.
Lahat yata kinuha na yung itlog, Itlog, barbecue, taho, itlog. frozen foods. Lahat, Yan, lahat kuha namin yan. para mag-survive at the time. Ayun. So, yun yung maganda. Tapos yung emergency fund, pwede mo rin siyang gamitin. For example, gusto mong mag-level up, gusto mong mag-resign, lumipat ng isang company na mas maganda ang pay. So, you can use your emergency fund while you're looking for a job. I So, have... yan, magamit mo rin yan. Or for hospital purposes, kung may magkasakit or bigla ang accident, ganyan. So, maganda talaga na may emergency fund. Oh, kaso sa akin kasi, I have a rule pagdating sa kulitip ako ng work up. Sa'yo ganon, sa akin hindi. Ang rule ko, Iba-iba naman, for depende. me, yung rule ko, I want to share. Kasi hindi ako alis sa trabaho ko kung walang kapalit na trabaho. Yun. Habang, alam ko, I have plans. Kaya, tahimik na ako na yun. Kung lilipat ako, I have plans. Tahimik na ako. Lilipat ako. Kung tahimik na ako sa opisina, tahimik na sa boss ko. Unti-unti na ako nag-a-apply. Kung siguradong pasok na ako sa kabila, doon na ako mag-resign. Pwede rin naman yun. Kasi iba, syempre, may mga issues. So, kailangan nila mag-resign agad. At least, yun, pwede nila magamit yung kanilang emergency fund. Kanya-kanyang ano naman yan kanya-kanya. So, issues. For me kasi, ano, kung sa mga office, office politics, you have to dance pagdating sa office. Oh, pero syempre, hindi naman lahat ng tao matatag ang ano, so, ang kanila. That's Ano. yours. Iba-iba. That's yung sa'yo. Sa akin, iba. Yung diskarte. Diskarte ko. Yan. Yeah. Kaya, okay. Sa, ano, for me, yung ano, hindi ako maalis agad sa trabaho. Ang mistake ko lang talaga yung tumalang tayo sa negosyo. Oh, yung nag-resign ka. Yun, related din sa money mistake yun. So, nag-resign ako, hindi ko iniisip yung ano, parang na-excite ka. Excite ako, tapos naging mayabang ako na yun. Ano siya naging mayabang ako na yun? Yung negosyo ako eh. Oh, feeling mo you can, ano, you can do rule it, the world. That is not in reality. Di ba may reality? Oh, mayaman yung reality kung may negosyo ka, may ganun, maganda, may kotse ka, ganyan. Kasi in reality, hindi. You have to do the work. You need to do the... Oh, tsaka kailangan pa rin ng cash. Cash is king. You have to do the dirty works of your business. Kung hindi, I mean, you have to hands-on ka sa business mo. Minsan nga wala, lugi ka pa nga eh. Hindi ko na-realize yung mga ganong certainties. Kasi hindi naman basta-basta ang negosyo, tatayo agad yan eh. It takes time. Basta nga alam mo lang magninegosyo ka magiging successful. Hindi mo alam na ano pala, up and down. Shortcomings. Shortcomings. Kaya nung nag-resign siya, na-broke kami. Pareho rin kami nag-resign na din saya. Wala kami parehong pera. But we will yun share yung paano kami dun. Nag-survive dun ah. Grabe. Oh, as in, Diyos ko, grabe. Grabe we're yun, kasi, broke as fuck. yun niya. So, ano pa kami? So, that's very wrong. Okay, mag-resign. Ano hindi yung, pa nag-take off ang business. Na-realize natin yung even we cannot pay our 750 fare of a jeepney. Nag-go 1, 2, 3 pa tayo na yun. Because of that. Because of the, no. But, there's another episode for that. Diba? Kaya natutunan namin talaga na yung share namin na huwag kayo na muna mag-resign kung mag-umpisa pa lang kayo mag-negosyo. Okay, next. And yung next natin, number 4, yung handling ng credit card. Kasi ang credit card, guys, ang credit card niya is 3.5% na ang interest. Sobrang taas ng interest. Dating 2% kaya 3.5%. Dahil nga bumagsak yung economy natin, kailangan magtaas ng interest rate ng banks. Tsaka inflation, lahat naman naapektuhan. Kaya ang you must be responsible to use your credit card. May benefits kang makukuha sa credit cards. Ba't ano bang ginawa natin sa credit card? Kwento mo. Well, anong mistakes? Big costly mistake. Ginawa natin mistake. Kapital. Yun. Nag-resign kami, tapos wala pala kaming pera na pang negosyo, pang backup. May pera kami nung nag-resign, kaya naubos. So, naging broke. Tapos,
ng utang sa credit card. Oh, parang Ano ba binaon nangyari mo sa ng atin? binaon yung sarili mo sa utang. Tapos yung mentor mo, Parang masig. tayong nalunod eh. So, tumalon tayo sa tubig na di marunong lumangoy. Nalunod Tapos tuloy tayo. yung mentor mo, masaya pa dahil kasi kumikita sila. Kaya we don't want to use the credit card for capital unless kung kumikita ang negosyo mo, Kung nakakabenta may ka, pambayad ka na talaga every o month. napapaigot yung pera sa negosyo mo, you can use your credit Go. card sa pagbili ng inventory mo. Kasi tayo noon, nangutang, pero wala naman tayong pambayad. So yun nga. At no, hindi rin tayo Tapos sa pabayaan natin. Hindi rin tayo kumikita. Hindi rin tayo kumikita na yun at the time. Tapos sa pabayaan, kaya ang laki ng interest. Tapos lumaki yung interest. Tapos nasira pa yung pangalan natin sa mga kaibigan natin, sa mga parents natin. Sa CMAP din, nando yung natin, pangalan natin. Guys, kung hindi nyo credit binayaran standing. Yung credit card nyo, may CMAP. This is an organization na tinitrace yung mga payment, yung record mo for credit card. Kung nakita nyo hindi ka makakautang sa bank. Which is ang hirap na yan. Kasi you have to, if you want to loan a car, you want to loan a house or a property, andun, kung andun sa CMAP yan, mahihirapan kang ma-approve sa loan. Yan ang hindi alam ng ibang Pilipino. Alam nila, credit, saya, sir, mag-swipe. Di ba? So, nasira ang pangalan mo dyan, hindi na, ang hirap na kasi you have to get certification na nabayaran mo yung mga utang mo, clear mo records mo. You have to go to CMAP to erase that. It takes time to erase the names sa CMAP. Sometimes years. Ang hirap. Okay. Pero ang maganda naman, nabayaran naman natin. Nabayaran. Napakiusapan natin na may negotiation, yan, when it comes to dun sa amount na babayaran, tapos may certification na rin. So ngayon na financial literate na kami, yan, may mga bago na kaming credit cards, tapos nagamit na rin sa business. So yun, marami talagang natutunan sa mga mistakes, money mistakes. Oh yeah, kaya hindi na namin ginagamit yung credit card for a foolish waste na gawing capital. Gagamitin namin yan unless gagamitin namin importante. Yan. So, yung next natin na, Yun, tsaka yun nga, yung credit cards, marami rin siyang perks. Pwede mong gamitin for shopping, for dining, tas may mga points, ganun, may cashback. So, may mga, may mga Facebook groups na pwede nyo salihan para mas matuto kayo how to maximize yung power ng credit card. Yan. Okay, next. Okay, thank you for that information, my dear. So, we have to invest in insurance. For us, kasi kami, yung younger kami, hindi kami na nag-invest sa insurance. Na-realize lang namin yung we're getting older kasi nga nakakasakit kami tayo. So, we invest on health insurance. Yeah. Tsaka syempre nung 90s, pangit talaga ang na insurance dahil yung cap, 'di ba? Nagka-gulo-gulo, hindi nabayaran yung mga landholder. So nasira talaga yung pangalan ng insurance at that time. Kaya wala talagang Pinoy na gustong, kasi marami ring nawala tsaka ng pera. Napakamahal ng insurance at the time. You cannot afford it. It's sobrang mahal. Parang mayaman lang ang insurance at that time. Ngayon kasi yung bubangay yung mga insurances eh. May mga packages na sila eh. Even si Moana. Tapos mas flexible yung payment. Yan. Oh, even si Moana ng Luwilier ah. Meron silang in-offer. Insurance. Even bank. Group insurance yun, kaya mura. So, ang marirecommend natin yung term. Insurance yun. Term. May term sila, may accidental. But term insurance. Not the VUL. Yan, huwag ka na mag-VUL. So yung VUL, pasama na yung interest. But kung gusto mo talaga wala kang kung may extra pera ka, sige, go. But pero, kung mag-VUL ka, mag-term ka na lang muna for starters. Tapos, And then yung ibabayad mo dapat sa VUL, aralin mo yung personal finances mo, ikaw mismo ang mag-invest ng pera, ikaw mag-hands-on, magpalago, di ba? Mag-MP2 ka na lang. MP2 pwede rin.
So yung mga binabanggit namin, you can search that online, yung mga benefits, purpose, yan, maganda yung mga ganyan. Yun. Tapos yung mga, yung susunod naman namin na ano, yung mga naloko kami sa mga investment, yung mga budol-budol. Mga budol-budol. Ang nangyari kasi sa amin, meron sa mall, nagmo-mall kami, tapos biglang may stranger na lumapit sa amin, tapos kung ano-ano na yung inaalok. Syempre, at that time, tatanga-tanga pa kami. Parang kung ano yung inaalok na may discount, ganyan, 50%, 75% discount. Tapos, di nila kami sa office. Tapos yun, parang na-hypnotize ko or na-hypnotize kami or something. So, kinuha yung credit card namin, sinwipe nila. Yun. So, wag na wag kayong lalapit or makikipag-usap sa mga strangers na nag-aalok sa mall. Or yung mga... Meron nga ako nakita sa Facebook eh, yung mga nagbebenta ng makeup, tapos may mga dayuhan or foreigner na nandun sa beauty spot na yun. Yun nga, iyan ka pa rin. Ng mga iba-ibang discount, ng mga mahal na products. Yun. Basta makikita nyo yun sa Facebook, mga scam and budol. So, umiwas kayo dun sa mga ganun. Huwag kayo magpapaniwala. At kami ay nadala na dyan. Kasi nadaramin kami sa family first yung i-swipe agad yung credit card para doon sa which is technically I hate that. We lost a lot of money for that. Oo. Kasi kinuha nila yung credit card eh. Oo. Tapos di rin nagamit. E di, ayun, sayang. Pero yun, tuition pay ulit. Tapos yung huwag rin kayo maniwala sa mga sweepstake scams. Oo. Yung mga budol-budol gang. Mga budol-budol na... Na ano, na... Saka ano, pag too good to be true. Yun, too good to be true. Nako, step back and hold your money and assess. And analyze nyo mabuti. Sabihin, double your money on a certain... Oh, triple your money, blah, blah. Yan. Huwag kayo maniniwala. Ponzi scheme na yun. Yun. So, be careful. You have to... Kasi totoo, nagkalat siya mga yan. Maraming... Ano, nagkalat na scam, budol, ganyan. Nangyari yan, we lost a lot talaga. Nakakatawa kayo doon sa sweepstakes scam na yun. Kala nga namin, makuha namin the right number for sweepstakes. Oh, and nag-greedy rin ako at that time na parang, uy, hawak niya yung ano, yung winning numbers. So, dinaniwala naman kami, ako. Kaya naging, so, wrong. Naging greedy ka na yun, no? Oh, greedy talaga at that time. Syempre, no, kikita ako ng malaki, manalo ako sa loto eh. Oh, 'di ba? Kaya ayun. So, huwag kayong magpapaniwala sa mga ganun. 'Yun nga. Iwas-iwas. 'Yun nga, yung maraming ganun, you have to be careful, you have to you do background checks, guys, for that. Mm-hmm. Ayun. So, 'yun yung mga kapalpakan namin na ginawa. But we learn a lot from that. Yeah. Very costly talaga. Parang dun sa budol na yun, yung sa mall, parang nawalan kami ng mga around 80,000 and then dun sa loto, parang mga around 5 or 10,000. Nagkaroon tayo ng ano, lessons dun sa mga budol-budol na yan. Oo, ang dami nating nawalang pera dahil dyan. So, ang sakit nun. So, ingat po, huwag kayong magpapaniwala sa mga strangers and huwag nyong ibibigay kaagad yung credit card nyo or debit card na iba yung magsaswipe. Yun. Tapos be vigilant, nagkalat po talaga sila dyan. Sobra, sobra. Ang dami. Ang dami ng mga... So, ingat-ingat lang. Daming scammers. Yan. Mm-mm. So, and ito pa yung ano, money mistake. One of our mistakes yung nagpautang at nangutang. So nasabi na namin yung umutang kami tapos hindi namin nabayaran, di ba? Hindi na mga mistake namin. Na, hindi rin kami uli natuto, nagpautang naman kami. Kasi yung nagpautang, yung one thing is yung nagbebenta kami ng mga products, mga beauty products at that time. Yung friend mo, di ba? Sobra yun, tindi yun. After 2 years. Parang bigbigyan mo yung products worth 2,000, 3,000 pesos worth of products. Tapos, ang tagal niyang bayaran, hindi ano eh, buwan, taon. Mahirap talaga. Lalo na
Yun nga, kahit kaibigan mo, kahit kakilala mo pa, talagang pag-usaping pera talaga, napaka-sensitive, tapos nakakayaring maningil. Ayan, so we learn our mistakes, kaya di na kayo magpapautang at di na rin kami ng Ano utang. yun, ikaw pa yung mahihiya. Kasi Oh, ganun kakapalaman yung talaga. mga mo eh. Tapos, Oh, imenesig antingin mo. pa sila sa social media. Nabayaran lang natin yung minessage natin yung mga friends niya eh. Di ba? Nabayaran tayo. Oh, nabayaran natin. Nabayaran tayo. 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 Na kailangan i-message mo pa sa mga kaibigan niya. Siya pa yung nagalit. Hindi, ganun talaga. Minessage ko naman kasi nga hinahanap ko siya. Dahil binlock niya ako sa Facebook. Eh, Hindi. kailangan ko na yung pera. Kaya lumapit ako dun sa kanyang mga matatalik na kaibigan, mga kamag-anak. Nagtanong lang ako kung nasaan na siya. Ayun, nakita ko naman. So, yung nagbayad na siya after 2 years. Ayun, so hindi na. Ayoko nang maulit kasi nakasira na siya ng relasyon. Kaya yun, learn our lesson. So, mahirap talaga. Yun nga, yun yung mahirap. Mang magpautang. Yun, na-share na namin lahat yung mga money mistakes namin, posting mistakes namin sa pagmanda ng pera. Or, tsaka ma-add ko rin, ano sa mga breadwinners na katulad ko, yun nga, syempre at that time nung pag-hired ko as a call center agent, syempre malaki sweldo, so nag-give back ako sa family, lahat binigay ko yung ano, yung sweldo. So sa mga breadwinners, magtabi rin kayo ng ano para sa inyo, mag-save kayo ng para sa inyo. Yan. Para sa inyo rin. Hindi, kumbaga, hindi kayo maubos. Yan. Para may nakatabi para sa inyo. Aside sa allowance, mag-save talaga. Yun. And ano, read books, attend seminars. Actually, ang dami ng free ngayon eh. So, talagang, ano, sipagan nyo na lang talaga na matuto. Especially ngayon, talagang kailangan ng ano, money management. Dahil, ano, pinaghirapan eh. It's a hard-earned money. So, talagang dapat hands-on sa pagmamanage, pagsisave, tsaka sa pag-grow. Don't let other people manage your money. Yun. Oh, isa pa yun. Siyempre, pinaghirapan mo, di ba? So, yeah. Dapat may, ano ka, control. Yun. Tama ka naman dun, Mir. So, may share ka ba sa mga money mistakes natin? So far, yun lang naman na ano ko na. Pero ang pinakamatinding talaga nangyari sa atin, naging broke tayo. Kasi nga, nag-resign tayo, naubos lahat ng pera natin, tapos yung business hindi rin kumita. So, nakakalungkot. Those were the days. We can share that on a other episode podcast, how we survived our broke. Oh, yung pagiging broke namin. Pwede tayo magsabi niyon. Ang magandang kwento natin ng ating open ano, up po. Pinagdaanan. Pinagdaanan. Kaya ayoko nang ulit. Kaya kami, tayo, ayaw na natin mawalan ulit ng pera. Kasi marami na tayong ano eh, mistakes na pinagdaan. Talagang costly na share namin sa ating mga listeners para magkaroon din sila ng idea and then maiwasan din na huwag nyo nang gawin. So guys, even gumagawa yung podcast is we're not talaga mayaman na mayaman. Hindi. Sharing lang. Kumbaga, natuto rin sa we mga just want to share what we are learning, ano yung aming mga insights, pinagdaanan. Topic, yung mga experience namin. Experience. Hopefully, marami kayong natutunan sa aming mga sharing. Kung marami kayong matutunan dyan. So, wala na akong masishare ngayon ng mga mistake. Nasabi ko na. Yeah. Kaya, ikaw dear, meron pa ba? Wala na, no? So far, yun lang naman. So, kung may add pa kami, that's for another episode yan. Mag-isip pa kami ng iba pa pang mga topics na very helpful para sa ating mga listeners. Yan. So, I have to finish this episode, guys. Dahil kasi nga, maganda yung mga pinag-usapan about money matters regarding this. I hope may natutunan kayo dito. At may dagdag ko pa pala, bigla ako naisip. Ano? Yun nga, aside sa mga breadwinners, yung saving for yourself, sa mga parents din, yung katulong ginawa ni daddy sa'yo, as a parent, as a responsible parent, you can now start teaching your children at a young age, expose na sila to doing business, to saving, magbenta-benta ng ice candy or mga maliliit na bagay. So, isama nyo na rin sila sa usaping pera. Yan.
pag mga, let's say, teenagers na yan, para mas ma-realize nila na talaga maging masinop sa pera, diba? Kasi, para paalagahan ang kinikita ng magulang, yan. Kasi ngayon, kasi yung mga magulang, yung mga old yan, hindi nila si-share about money matters. And now, this is, kailangan i-share. Tabu kasi nga at that time. Diba, ngayon, diba, open na eh. Hindi nila, iba na tayo ngayon. Ano ngayon yung mga magulang natin? Hindi nila na-realize na may pangangailangan ka. Hindi pwede yung kailangan sumunod ka sa akin sa gusto ko. Ganun. Yung ganun na typical. Ano. Kasi hindi nila na-realize na may need yung child na yun. May certain needs. Para habang bata pa, katulad nun sa'yo, natutunang mag-save for the future. Ayan. But we will share other insights about regarding that. So, guys, thank you very much for listening our podcast for today, this episode about mga mistake namin sa money. Thank you for the insight, my dear. You can follow us and you can listen to our podcast on our Spotify and you can search Voice of Experience. You can follow me on my YouTube and you can please subscribe to my YouTube, guys. Benjamin Palapa. Yes. And kung natuto kayo, kindly share para mas maraming ma-reach out ang ating podcasts. Thank you. Yan. Kaya, please, support us and support, follow us, support kami, support naman dyan para mag-grow tong podcast natin. Thank you very much, guys. And, yep. Jerry? Yes. So, see you to the next episode of Voice of Experience. Bye now. Bye, guys. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you so much for watching. See you again on my next video.